Hello everyone! Ito na naman po ang inyong lingkod para kayo ay hantugan ng mga aral sa buhay. O, charot-charot lang. At bago pa tayo magsimula, nais ko po munang pasalamatan lahat po ng mga kaibigan ko dyan at mga kahit hindi ko po kaibigan, mga bagong kakilala sa patuloy pong pag-suporta sa akin sa pamamagitan po ng pag-likes ninyo at pag-subscribe sa aking YouTube channel. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. And sa patuloy pa pong panunood, utang ko pong sa inyo lahat yan. So, sa ngayon po, ating aalamin, napansin nyo, nasa kitchen ako. Pasensya na, hindi ganun kaganda ang kitchen namin. Pero okay lang, tatlo naman kami dito ng anak ko. Madali lang ako makontento. O, diba? Ako yung tao na kontento sa anumang bagay na ibinibigay sa akin. So, by the way, back to reality. Ngayon po, ay ating tatalakayin ang isang napakamahalagang bagay. Ano ba yun? Ito po ay kung papaano magsaing ng kanin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, alam ko naman po na lahat naman tayo halos alam kung paano magsaing ng kanin. Ng bigas. Kanin, bigas. Kanin, bigas, yeah. Nang magsaing ng bigas. Sinasaing ang bigas. Kinakain ng kanin. So, bigas. Ayun na. Magsaing ng bigas. Okay? Kasi po, based in my experience in here, when I first time I came here in the UK, English people and Filipino people have different ways of cooking the rice. Taran. At sigurado po, pag nalaman ninyo kung papaano magsaing ng bigas ang mga English people, hindi po ninyo iisipin ninyo na, what's going on? The first time ko po silang makita na nagsaing ng bigas, ako po ay nagtaka. Sabi ko, ano to? Pagkain ba to ng baboy? Huwag kayong maingay, guys. Sinasabi ko lang po yan para sa mga tao na balak ng mga nang pumunta dito, hindi na po kayo ma-shock kung sakasakali man. Dahil ako po ay talagang na-shock at that time nang makita ko po at ipakain nila sa akin ang kanin na nilang sinaing. Alam niyo po ba na ang pagsasaing nila ay ibang-iba sa atin? Okay, gusto niyo na bang malaman? So, wait a minute! Darating tayo dyan! Nagbabalik po tayo. Alam ko naman na kating-kating lang yung mga kamay at ang inyong mga pandinig ay talagang nakahanda na para malaman kung ano ba talaga ang kaibahan, kung papaano ba sila magsaing ng bigas. Ganito po yun. Tayo kasi, napansin niyo, meron po tayo ditong maliit na saingan. Ito po ang sinasaingan namin dito mga anak ko kasi kumakain naman ang kanin dito ay ako ay si Bunso. Hindi mo siya kumakain ng kanin. Kailangan ni Bunso laging may lalagyan ng anan to, ng paprika or turmeric yung bigas para magkulay orange. Ba't hindi lao ganyan? Si panganay ko naman, kumakain naman siya ng kanin. Kailangan white lang. Plain white lang. At saka with butter. So, but anyway, we're not gonna talk about that. I'm gonna show you because this one, I'll show you guys. This is for us. This is the right way of cooking the rice. Ta-da! O, diba? Masarap ito, guys. Masarap na bigyan ng pagsaing yan. Marunong ako magsaing, guys, ha? Sa mga dyan, sa mga boys dyan, mga binata dyan. Marunong po ako magsaing ng kanin. Ayan. Masarap ako magsaing. Kahit pagsasaing na lang, marunong po ako. O, diba? And para po sa ano, sa kalaman ng lahat, ito pong kanin na to ay pagkain ko na to for a day or two. Ganyan. Kumakain lang po kami ng kanin dito, let's say sometimes twice a week or sometimes three times a week or once a week. So, depends sa mood ko yan pag magsaing ako. By the way, balik tayo sa pagsasaing ng bigas. Ito, ganito tayo magsaing, right? But ang mga English po, kung paano sila magsaing ay ganito. Minsan, ang binibili lang nila, yung mga microwavable na kanin. Yung i-microwave na lang for 2 minutes, ganyan, luto na. So, ayan, ganyan sila magsaing. Pero naman yung iba, kung ang ibang kasaing ng katulad dito sa atin, guys, huwag nyo nang asahan.
hindi, parang hindi yan makain. Alam niyo kung paano sila magsain, guys? Kukuha sila ng kaldero. Halimbawa, ito kaldero nila. Yan, kaldero. Then, because dito, guys, wala kaming maraming bigas. Ang binibili namin bigas, ganito lang, kaliit. Ganyan lang, kaliit. Ganyan lang. So, sila yan, minsan, pag malaking kaldero, kung sila malaking kaldero, ibuhos nila ang bigas. Ganyan. Ibuhos nila sa kaldero ang bigas. Then, kuha sila na, ilagay niya dito, lagyan ng tubig. Then, ang tubig nila, guys, talagang maraming tubig. Hindi na sinusukat. Basta nilagyan lang sila ng tubig. And, pagkatapos nilang lagyan ng maraming tubig, ang bigas na binuhos nila sa kanilang mga kaldero, guys, walang hugas-hugas. Ganyan, guys. Hindi pa siguro naghuhugas ng bigas nila, pero sa mga nakita ko, mga katrabaho ko, mga ng ibang mga nakita kong mga English na mga nagsasaing, hindi na po nila hinuhugasan ng bigas. Diretso na po nilang binalagyan ng tubig. Tapos, guys, tapos nilalagyan ng tubig, tinatakpan na nila at isasalang nila. Pagkatapos nilang isalang ang kanilang bigas na nasa kaldero, na puno ng tubig, pagkukuluin po nila ito sa ng mga 30 minutes to 45 minutes. Then, kapag kumulo na po ang kanilang bigas, at guys, sa atin, halimbawa sa atin, di ba, parang may inano na siya, yung parang konti na lang yung tubig niya. May tubig pa siya, pero konting-konti na lang, yung malapit na siyang matuyuan ang tubig, right? Ang gagawin po nila, aahunin na nila ang kanilang mga kain. At pagkatapos po, ang gagawin nila, kukuho sila nito. Etich. Then, ilalagay nila sa lababo. And then, ibubuhos nila ang kanilang kaning inahon sa tawag dyan, inahon sa apoy. Then, i-drain nila, bubuhusan ng tubig ito na puno ng, ibubuhos nila yung kaning dito na mainan pa lang. Then, tapos nilang ibuhos dito, lalagyan nila, i-drain nila at bubuhusan ng malamig na tubig. Ayan, ganun. Ganun sila, guys. Then, after that, okay na. Pwede lang kainin. Diba? Parang, una kong kinain yung parang isip-isip ko, ano to? Lugaw na medyo matigas. Buti sana kung matigas, kung matigas. Kung malambot, malambot. Hindi, guys. Nagsamang matigas na malambot na hindi ko maintindihan. Kaya, kaya simula noon, guys, sa malaman ng makakain ako noon, sinabi ko sa sarili ko, ako na magluluto ng kanin ko. Yon. Ayan ang kwento ng mahiwagang kanin. O, diba? Hope nag-enjoy po kayo. Ayan. So, next time po na vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo ang pwedeng iba-ibang ways ng English ways and Filipino ways sa iba-ibang mga bagay. So, abangan lang po ninyo yun. And kung nag-enjoy po kayo sa vlog ko na to, please press the likes and subscribe button. So, yun lang po at maraming salamat. Thank you! Bye-bye!